Lang please like subscribe, comment, share niyo po sa ito po sa tayo sa coronavirus na yan. So, iba, alam kong dengue virus, mga HIV o ano ba yan. So, ang mga prutas guys, solve tayo sa ating part 2 sa ating mga solusyon sa coronavirus. Totoo po yung sabi po ng DOH, maglinis ka, huwag ka malumapit sa mga tao. Ganun, totoo po yun, nakakahawa din yan. Pero may mga protection talaga. Una, humugas ng kamay, umiwas sa mga may mga sakit. Tapos, papalakasin niyo yung immune system natin. Kumain tayo ng mga prutas, mga salad, pipino, carrots, kamatis, calamansi, at saka practice niyo sa health tips and advice. So, okay po yun, pero medyo kulang. So, tapos natin, umiwas tayo sa mga processed food, yung mga juice na matatamis, makapahina po yun ang immune system. Tagal matulog, lagi nag-games, matagal matulog, at saka lagi nakaupo, makakahina po yun ang immune system. At saka yung mga lulus natin, yung mga processed food, yung mga nakikita na sa TV na advertised, yung mga pagkain na masasarap, kakahinapin na yung immune system, dahil na yung mga chocolate yung matatamis, pwede lang, pero wag sobra, pero yung noodles talaga, masama po talaga yan. Mga corned beef, beef loaf, yun ang lagi mong kakainin, mahihina ka, so mapaprone ka ng mga sakit, lalo na yung mga constipation, at saka kailangan din yung vitamin C, vitamin D, vitamin E, sa mga prutas and gulay guys, yung mga pepino, carrots, yung kalabasa, vitamin A, yung mga carrots, mga pwede sa hilaw, pero yung kalabasa, lulutuin, may mga prutas and gulay na lulutuin. So, pag kumain ka ng mga 9 fruits everyday sa kinain mo araw-araw, iiwas yun, hindi ka dadapuan ng sakit. Kasi, yung mga vitamins na yun, minerals, yun ang magtutulong sa katawan mo pang laban sa mga sakit. At saka, umiwas sa mga bawal na pagkain, yung mga learn sa China po, kumain po sila ng ano-ano mga hayop, mga bats, bisa kahit ano na lang, kikain nila sa tuloy, i-revenge at tumina po yung immune system nila, lalo nagka-dumami yung virus, so yun po. So yun ang delikado kapag dito kumain yung prutas at kumain tayo sa mga bawal na pagkain po, isa ng baboy po dyan, mga shrimp, mga squid, bawal po yun. Kasi totoo po sinabi ng Bible, huwag tayo magsinungaling, totoo po yung Bible. Bible is the truth. So, if you don't believe, there's lots of problem. So, yun lang pong kakainin nyo. Pipino, carrots, kamatis, sa salad nyo siya, calamansi, pwede dalawang twice a day. So, kakain nyo mga prutas, gulay, saka healthy lifestyle po. At saka huwag uminom na tubig matapos kumain. Kasi, yun po ang papahina. Wala na pong magda-digest yan mo. So, yun pa rin na practice. Walang soft drinks, walang alak, at saka bawal uminom ng tubig matapos kumain. 1 hour. So, alauna ka, alas 11 ka, walang tubig, uminom na tubig, alas 12 kain ka, alauna ka na inom na tubig. Bakit? Para protection niya, guys. Digestion. This is a complete package po. Bisitahin niyo na po sa health and advice sa homes, sa part 1, part 2, part 3, so, mga sakit. Pero, ang pinaka-proper po, na pinaka-importante na topic po, yung hindi ka constipation, proper food combination, balanced diet at bawas sa mga doktor. I-avoid nyo po at saka yung mga the danger of eating pork sa health tips and advice part 1 sa 1819 guys. So totoo po yun. Kapag sumunod kayo sa advice na to, sa tips na to, gagaling kayo sa blender nyo rin. So ganun lang po guys. Share lang po ang share ko sa mga coronavirus. Lahat po makakaya natin pag sinunod yung advice na ito sa mga mula to sa mga professional doctor. So please like, subscribe, comment, share nyo po. Thank you guys. See you. Hindi na tayo mag-coronavirus. Laban lang po tayo guys. Tulungan natin gobyerno at sarili natin. Kaya po natin ng pag maniwala ka lang if there can be miracle if you believe. Thank you guys. See you po.